Let's balance the sheet! Ang topic natin ay how to fill up the quarterly percentage tax return 2551Q. Daming nagtatanong sa akin. Nagko-consult eh. O sige, hawakan nyo na yung 2551Q nyo at i-discuss ko sa inyo. Of course, magsisimula tayo doon sa item 14A. Sa 14A, doon sa first column, makikita nyo, taxable transaction / industry classification. Okay? Ano ang ilalagay ko doon, sir? Ang ilalagay mo doon, sir, ito, nasa likuran eh. Ang ilalagay mo doon, industry classification, person, exempt from VAT under section 109. Okay, maliwanag. I-clarify ko lang. Pupunta ngayon tayo sa section 109 at hahanapin natin anong particular sa section 109 ikaw ay exempted. Okay. Ayun. Nasa item double B. Okay, item double B. So 109 BB. Hindi ho 'yan yung artistang lalaki na nag-convert sa babae. So sorry. Naalala ko lang. So sa 14A 'yun ho ilalagay nyo. First column, second column. Sa 14A pa rin, second column. Ito, first column. Ito, second column. Ang tawag eh, ATC. Ano daw ATC? Ang ilalagay mong ATC ay PT010. Okay? Third column. Taxable amount. Third column, taxable amount. Yung taxable amount mo, magkano yung sales or receipts mo January 1 up to March 31. Kuha ninyo? So, ganun yan. Ito yung first quarter. Second quarter, alam nyo naman na susunod dyan. Third quarter, fourth quarter. Pag-usapan muna natin yung first quarter kasi due date na to eh. Sorry. Yung fourth column is fourth. Ang hinihingi sa'yo, tax rate. Isusulat mo dyan ay 3%. Kuha mo? Pagdating dun sa tax due, fifth column, is mumultiply mo lang yung amount mo rito, yung amount na nakuha mo rito. Ha? Amount in peso, hindi in dollar o other foreign currency. Amount in peso, imumultiply mo dito, magmumultiply silang dalawa. So, ang multiplication is X. So, anong makukuha mo dyan? Lalagay mo rito yung amount uli. Yan yung babayaran mo. Ito yung tax due mo o yung percentage tax due. Ayan. Yan ho yung babayaran nyo. Of course, sa 15A, 15A, lalagay nyo lahat yan zero. 15A, 15B, 15C, 15D, 15E. Hanggang 18A, B, 18B, 18C, 18, lahat ho yan, 15, 16, 17, 18. Lagyan nyo zero lahat. Hanggang doon sa dulo, hanggang sa 18E, zero yon. So, i-ring down nyo yung nasa 14E, doon sa number 19. So, yung amount nito, i-ring down mo sa number 19. Kukopyahin mo lang, point. Diba? Point. Tapos, less, number 20, less tax credit payment. So, 20A, creditable percentage tax withheld. Kung merong nag-withheld sa inyo ng tax, edi ilalagay mo doon. Pero kailangan, meron kang attachment na BIR form number
2307. Okay? 2307. Purahin ko na nga para makita natin maigi. Alam nyo, maganda magbura ng ano eh. Pag gumagamit kayong chalk, maganda magbura ng basa eh. Hindi nyo nai-inhale yung chalk. So, doon sa 20A, kung wala ho kayong BIR form number 2307, lalagay nyo 0. 0. 20B, kung hindi naman to amended return, talaga namang hindi amended return kasi first time lang ito lumabas eh. Lalagay nyo 0 sa 20B. So, ang total nyo, 19 minus 0 minus 0. Ang total nyo, 20B, 20A plus 20B, 0 plus 0 is 0. Okay? Tax due. Yung number 19 nyo minus yung number 21, ano, box 21, amount minus 0, eh dilalabas yung number 22 mo, box number 22, dito, box number 22, lalabas yung, kung ano yung amount nyo sa number 19, di ba? Amount in number 19, box number 19. So, number 23, add penalty, 23A, surcharge, 0, 23B, interest, 0. Compromise, 23C, 0. 23D, a-add nyo ngayon yung 0, 23A, plus 0, 23B, plus 0, 23C, equals 0. Doon nyo ilalagay sa 23D. So, ang 23D mo, 0. Diba? So, yung 22 na may amount, plus 0, eh natural, yung amount na nakasulat uli doon sa box number 23, box number 22. O, di ngayon, number 24, may chinecheckan. The total amount payable slash overpaid sum of item 22 and 23D. If the mark one box only, to be refunded, huwag mong lalagyan ng X o check. To be issued a tax credit, wala kang ilalagay na check o cross. Okay? 25, pipirma ka. 26, lagay mo kung owner ka o manager ka. Ano ba ang posisyon mo sa kumpanya? Okay. Kung TI, eto, lagay nyo ng TIN nyo. Burahin nyo na lang yung TIN of tax agent if applicable. Burahin nyo yon, ilagay nyo yung TIN nyo. TIN. Diba? Tapos sundan nyo na number. So, ganito mangyari. TIN, tapos number nyo. Ayan. TIN ko to ha. Huwag nyong gamitin yan. Tapos, tax agent accreditation number, ilagay nyo not applicable. Sa bandang baba, Part 3, details of payment. Pag cash, ilalagay mo doon sa 27. Tapos lahat na ng boxes na kasunod, puro 0000 na yon. O kaya not applicable. Kapag hinihingi number, pag ang required ay number, ilagay mo is 0. Okay, 0. Pero pag ang hinihingi words, ilagay mo not applicable. Or NA. Kuha mo? So, ganun ho yung pagpipill up ng BIR form 2551Q. Okay? Huwag nyo kalimutan bumili nito. Okay? At yung sa mga walang libro, para hindi na kayo magbayad ng accountant, bookkeeper, at saka consultant, bumili na kayo. Magagamit nyo to for the next 5-10 years. Sayang! Katipid kayo ng malaking pera sa professional fee ng mga incompetent CPAs, competent consultants, at incompetent bookkeeper. Kita-kita tayo ah. Huwag nyo kalimutan yung mga ibang video ko ah.